nasty. Yes! 1K na tayo, mga pusong matulungin! Yun! Welcome back to our YouTube channel, ang Pusong Matulungin. So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta para po makuha po natin ang ating road to 1,000 subscriber kagabi. Yan, kagabi po is nakuha na po natin ang ating minimiting banana kay Lolo YP. Yan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. And then, shoutout po sa nag-host kagabi na tinulungan ako para makagraduate. Kay Ma'am Amy Alad TV. Yan, Amy Lad TV. And shoutout po sa iyo, Mami. Maraming salamat sa iyo. And then, tuturo ko lang po sa inyo kung paano ko po nakuha yung 1,000 subscriber po natin. Yan. Sa loob lang po yon ng 2 buwan. Yes po, 2 buwan lang po natin nakuha yung ating mini-meet-y na 1,000 subscriber. Yan. So, simpleng technique lang po. Simpleng kung paano po yung pamamaraan para po mas mapabilis po kung paano natin makuha yung ating 1,000 subscriber. Okay? So, kita tayo mamaya. And then, sana huwag nyong kalimutang mag-subscribe, and then click nyo po yung notification bell para po updated kayo sa ating mga bagong video na i-upload kay YouTube. So, yun, okay. Welcome back to my YouTube channel na Pusong Matulungin. So, ngayon po, i-discuss po natin kung paano po natin nakuha ang 1,000 subscriber ko po sa loob lang ng, yes, 2 buwan. 2 buwan po is nakuha po natin ang ating 1,000 subscriber. Yan. And ito po ay i-share ko po sa inyo kung paano natin ginawa. Ito po ay based sa aking experience at sa aking pong aking pong pinagdaanan para po makuha po natin yung 1,000. So mag-start po tayo sa number 1. Yan, number 1. Ang pagpasok po sa mga live stream. Yan, live stream. Napakahalaga po niyan. So, kasi po ako noon, nung bago pa mag-start, is ang akin pong subscriber is 187 pa lang. Ayan. Yung pong 187, hindi pa po ako nakakapasok or nakakapanood ng mga live stream ng atin pong mga kaibigan dito sa YouTube. Ayan. So, nung napapasok po ako din, ay doon ko po nakita kung paano po umangat yung akin pong mga subscriber. Yan. Kung paano po umangat yung mga subscriber ko, kung paano dumami. And paano nadagdagan. So, yun. Yun po yung number one na napakahalaga. Pumasok po tayo sa mga kaibigan po natin na nagla-live stream. Lalong-lalo na po yung marami pong viewers. Yan. Para po, maraming viewers, mas marami ka pong kaibigan na mapupuntahan at pwedeng makuha ang kanilang suporta para sa iyong YouTube channel. Ayan! Okay! And then, ang number 2 natin, number 2, yan, is tamang pamamaraan po ng pag-subscribe sa ating napiling YouTube channel. Ayan. Mahalaga po rin yun. Ika nga po ay tamang pamamaraan para po magkameron tayo ng maraming taga-suporta sa ating YouTube channel. Yan. Kasi pag once na nasa loob na po kayo o nasa isang LS na po kayo o live stream kung tawagin, kailangan po isa pakinggan nyo po si host kung ano po yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Napakahalaga po niyan. Kailangan nyo po na panoorin po muna si host kung ano po yung dapat nyong gawin at yung mga hindi dapat gawin. Okay? Isa po dyan ay ang pag-iiwan ng bakas. Yan. Ika nga eh, yung pag-iiwan ng bakas ay yung mga pagbibigay ng komento dun sa tahanan o dun sa channel na pinupuntahan nyo. Yan. Napakahalaga po nun. Mag-iiwan lang po kayo ng bakas dun ayon po sa inyong pinapanood na palabas nung inyong pinuntahang channel. Yan. Huwag na huwag po kayo maglalagay doon ng mga alam na ni Lolo YP na salita. Siguro naman po is alam niyo po yung sub to sub. Yan, tawagin. New friends here. Balikan kita. Sana balikan mo rin ako. Yan, iwasan na po natin na maglagay ng bakas na ganun. At saka po,
ang number one po doon ay yung paglalagay po ng mga emojis. Yan. Wag na po kayo maglalagay ng emojis. Bakit po? Kasi pag hindi po tama ang pag-iiwan nyo ng bakas, mababasura po yan. Mababasura po ni Lolo Whitey. May spam po yan. So, sayang naman po yung ating pagpunta doon sa tahanan. Imbis na makadagdag sa inyong subscriber, ay makakabawas pa po sa inyong subscriber. Okay? At tulad ng sabi ko kanina, mag-iwan lang ng tamang pamamaraan para po kung paano mag-subscribe. So, yun. Napakahalaga po nun. Okay? And then, ang number 3 po natin, number 3, yan, is, ito po ay pwede nyong i-share sa inyong mga social media account. Yan, like po ng FB. Pwede nyo po siyang i-share doon para po makakuha po tayo ng suporta sa atin pong mga kaibigan sa social media, like FB accounts. Yan, Instagram, yan, Twitter. Pwede nyo pong i-post doon ang inyong link para po magkameron tayo ng suporta sa ating po mga followers at sa ating mga kaibigan. Yan, napakahalaga po niyan. Pero dapat po, tulad ng sabi ko, dapat po ay nasa tama po ang ating pagpo-post. Kasi po ito po minsan ay pwede pong magdulot ng problema. Yan, ika nga. Hindi naman sa case ko, wala namang naging problema sa pagpo-post ko sa social media account ko. Ayun. Kasi mahalaga po yan kasi para makita nila, malaman nila na meron kang YouTube channel na humihingi ka ng suporta para sa kanila. Yun, napakahalaga po nun. And then, huwag na po kalilimutan na ilalagay nyo po palagi yung link nyo. And, so, yun ang ating number 4. Yan. Number 4 is yung patient po natin sa pagmamonitor po natin kay YouTube account po natin. Yan. Napakahalaga po nyan. Kasi kailangan po yan ng patient. Huwag po kayong may ines or mawawala ng pag-asa kung wala pong nadadagdag sa ating mga subscriber. Kailangan po niya na i-patient talaga. Maghihintay at kailangan po dyan talaga patient. Kasi po, minsan po kasi yung iba, pag hindi po nadadagdagan yung kanilang YouTube account, yung kanilang subscriber sa YouTube account, yung iba po dyan is nawawalan po ng pag-asa. Yan, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Tulad po na sabi ko dun sa number 1, is dalo lang po kayo sa mga nag-LS. At sigurado po yun, madadagdagan po ang ating subscriber. Yan, yun po yung ating number 4, ang patient. And then, dun po sa number 3 kanina, kailangan po dun, sabi ko nga, i-share din sa mga sa social media account natin like FB. Ang maganda rin po doon is maganda po yung content na inyo pong i-upload kay YouTube. Yan, sa inyong mas maganda po, magandang content, mas marami po tayong may hikayat na manood po ng ating mga ina-upload na video. Mahalaga po yun. Okay? And then ito po, ang ating number 5. Ang ating number 5 po, ang pinakamahalaga sa lahat, ang magbasa ng community guidelines ni YouTube. Yan, napakahalaga po niyan para po malaman nyo yung dapat nyong gawin at ang mga hindi dapat gawin. Okay? Kasi ngayon po isa meron po ngayong namang problema ang ibang ating mga kasamahan kasi nababasura ang kanilang account sa YouTube dahil po ng mga copyright strike. Yan. Ano po ba yung copyright strike? Yan po yung mga video na kinukuha nyo po sa ibang tao o sa ibang nagmamay-ari nito. Lalong-lalo na po sa mga kilalang TV network. Yan, wag po kayong kukuha ng mga video dyan. Kasi once na nalaman po ni Lolo Whitey na ito po ay meron pong nagmamay-ari ng video yon, lalo na kung ito'y malalaking TV network, dyan po kayo magkakameron ng copyright strike. Yan, napakasakit po nun. Kasi okay lang po yung copyright claim eh. Dalawa po kasi yung copyright natin. Copyright claim at saka po copyright strike. Yun. Yung strike po, yun po ay yung pagkuha po ng mga video na nagmamay-ari ng ibang tao, lalo na yung malalaking TV network. Yan. And then sa
copyright, wait lang po. Doon po sa isa natin, yun po naman yung mga copyright na mga kanta yan. So, medyo okay pa po yun eh. Medyo okay pa kasi ina-allowed naman po kayo ng sino pong may-ari nun na gamitin nyo yung kanilang mga kanta. Yan. So, pero mas maganda po niyan, punta kayo sa YouTube Studio para po i-edit nyo yung inyong pong video na meron pong copyright claim. Yan. So, pwede nyo naman pong i-edit doon, palitan ng mga kanta kasi kay YouTube po, meron po dyan na kanta na libre po na pwede nyong magamit. Yan, na pwede nyo pong magamit na kanta na galing po mismo sa YouTube. So yun, kailangan nyo po talaga magbasa ng mga community guidelines po ni YouTube para po mas mapaganda yung ating YouTube channel. Okay, so yun lang po yung simpleng masasabi ko po sa inyo. Yung tamang nangyari sa akin para makuha ko yung ating 1,000 subscriber. Sana po meron po kayong natutunan at sana po is makatulong po ito, lalong-lalo na po sa mga namumroblema kung paano po mapadami ang kanilang mga subscriber sa kanilang mga YouTube channel. Yan. So, yun lang po masasabi ko. Gawin lang po ng tama ang ating ginagawa dito sa YouTube. Yan. Para po makamta natin yung ating pong minimiti dito kay Lolo Whitey. Yan. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Pusong Matulungin na YouTube channel, pindutin niyo lang po ang subscribe button and then click the notification bell para po updated kayo sa mga video ko po na i-upload kay YouTube. So yun po, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat and ride safe.